Mega mega love shoutout at magandang magandang araw po sa lahat po ng viewers ng Nihai's Vlog at sa lahat po ng nanonood at sumusuporta sa TechRam YouTube channel. So ngayong araw po ay panibagong buhay, panibagong pag-asa at panibagong reaksyon na naman po ang ating gagawin tungkol po dito sa kwento ng buhay ng mga magkakapatid na muntik nang mabaliw dahil po sa pagkawala ng magulang. So ayan, bago po ang lahat, ayan, iswag po natin kalimutan na isuportaran at subscribe po ang buong Manalastas Family, lalong-lalo na po ang TechRam YouTube channel. Marami po tayong mga napapasaya at nabibigyan ng magandang aral dahil po dito sa kwento ng buhay ng magkakapatid. So ayan na nga po, dito sa part 37 na kwento ng buhay ng magkakapatid is marami na naman ang nagbigyan ng bagong pag-asa. Sabi ko nga po is malateleserye itong buhay na ito ng magkakapatid kung ito po ay nasundan natin sa araw-araw. So bago po ang lahat, ayan po, gusto ko munang pasalamatan at lahat po tayo, sigurado ako na gusto din pong pasalamatan ang mga tao na talagang naging daan, or ito yung mga tao na to ang nagbukas ng pinto para po makapasok si TechRam sa buhay na magkakapatid at nabigyan po ng pag-asa at liwanag yung nagdidilim nilang mundo. So ayan po si Ate Jeneline, ayan po, at saka si Ate Leia. Sila po talaga ang naging daan or nagbukas ng pinto para kay Katekram. Ayan po mga Katekram, no? Ito po si Jeneline at si Bab Leia is mga dati pong kaklase ito ni Kuya Enrico. So sila po yung dalawa ang gumawa ng paraan. Sila po yung nag-message doon kay TechRam para po na mabigyan ng pansin itong magkakapatid na ito. So sobrang thank you sa inyong pagmamalasakit. Sana marami pa kayong matulungan sa mga tao na maiparating kay TechRam ang kanilang kasaysayan ng buhay na kailangan talagang matulungan. So ayan nga guys, no, so ngayong araw nagsimula ang araw na ito para doon sa pagpatuloy yung pagpapagawa po ng bubong ng magkakapatid. So ayan nga po, sinira lahat ng mga kahoy doon. Ayan po, tinanggal lahat ng mga lumang bubong. Tapos tinanggal din po yung mga lumang kahoy doon dahil ayan nga po, doon pala na-discover nila ni Tech Lito na itong mga kahoy na ito is sobrang bulok na po at talagang naaanay na. So delikado na rin pala. Kung hindi po pala talaga nabaklas yun, eh baka hindi natin malalaman na bigla na lang din pong mahuhulog yung mga kahoy na yun dahil sobrang bulok at naaanay na po. So ayan, para talagang matibay na po talaga tingnan, ayan, pinalitan po yan ng si Farlings. Ayan po yung bakal na gawing tawag dito, yung lagayan ng yero. Ayan po, so sobrang tibay po yan, masasabi nating lifetime na yan. So medyo may kamahalan yan pero masasabi nating matibay na talaga. So ayan guys, no, sabi nga ni Tech Lito, dahil may kalakihan din po yung bahay ng magkakapatid, so medyo matagal-tagal din po, ng tatlong araw siguro yung gawaan para matapos na lahat. So ayan guys, no, sobrang thank you doon sa mga taong nagbibigay ng pagmamahal talaga doon sa magkakapatid. At ito nga si TechRam is sobrang na-overwhelmed, sobrang pasasalamat din doon sa mga nag-share po ng pagmamahal para sa magkakapatid. At dahil worth it naman po lahat ng mga pagmamahal natin, yun nga po, no, dahil sa nakita natin yung pagbabago at improvement ng buhay ng mga kapatid na to. Kumbaga talagang nabuksan na talaga yung pinto ng liwanag para po sa kanila dahil talagang halos 14 years na talaga na dumilim yung mundo nila at hindi sukat akalain nila at natin din na magbabago pa ang kanilang buhay. So ayan guys, no, hindi talaga imposible pag si God na talaga ang gumalaw. And then ayan nga guys, napag-usapan din, napunta doon si TechRam sa bahay nila ni Tita Lota at napag-usapan nga doon na
Si Alexis is gustong dalhin sa Amerika ng isa sa mga sponsors. Ayan guys, so tuwang-tuwa naman itong si Tito Cesar dahil gusto din niya na magbago ang buhay ni Alexis. Ayan guys, kasi alam ni Kuya Cesar kung ano din yung mga hirap na pinagdaanan ni Alexis. Ayan, at kahit na nasa depression stage pa si Alexis, is talagang lumalaban siya sa buhay at napakasipag ng taong ito, no? Sobrang hindi siya mapatigil. Parang si Kuya Brian din na kahit na binigyan na ng dalawang akong palay para sana magpahinga, pero tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang pagsasaka, kaya nga may pumunta doon kay Tekram, nagrereklamo dahil sa talagang ang focus talaga ni Kuya Brian is yung sa pagsasaka niya para sa kanyang mga kapatid. Ayan, no? Pero mabuti naman itong matao na ito is talagang malawak yung pag-uunawa para intindihin si Kuya Brian kung ano po yung kanyang pinagdadaanan na depression ngayon. So, ayun nga po guys, no? Napag-usapan doon ni Tekram ang tungkol kay Alexis na merong sponsor na gusto siyang dalhin sa Amerika. Nung una, parang napauo si Alexis, pero hanggang sa naikwento nga ni Kuya Cesar yung mga pinagdaanan niya, and then andyan din si Ate Crystal na nagkukwento din. Parang ang ending is parang nag-aalanganin si Kuya Alexis na mapahiwalay sa kanyang mga kapatid, di ba? At si Ate Crystal ganun din, di ba, na may gustong ding kumuha sa kanya na ampunin siya para tumira doon sa malaking bahay at saka pag-aaralin din siya. Pero gusto din ni Ate Crystal, pero siyempre andyan siguro talaga yung masasabi mong pagmamahal sa kapatid na talagang mapapadalawang isip ka talaga, di ba? At para sa akin siguro sa ngayon parang hindi pa siguro maganda na maghihiwalay yung magkakapatid, kasi kailangan pa nila ng isa't isa. Kumbaga, kumukuha sila ng lakas sa bawat isa para paglabanan kung ano man yung mga pinagdaanan nila ngayon. Siguro if time welcome na talagang stable na talaga sila, siguro doon pwede na silang pwede na nilang harapin ang kanya-kanyang buhay na kung anong gusto nilang gawin, di ba? Pero sa ngayon dahil po nasa states pa sila na nagpapagaling, so kailangan nila ng suporta ng bawat isa at kumukuha sila ng lakas sa bawat isa para malampuwasan po itong pinagdadaanan nila ngayon. At saka mas maganda siguro din tingnan na pag naayos na yung bahay talaga at stable na talaga sila doon, isama-sama sila, di ba? Isa na nga dyan yung pagkain, di ba? Yung gustong-gusto ni Tekram na kumakain sila ng sabay-sabay. Maganda po talaga pa tingnan at saka talagang nakakataba ng puso, no, na makita silang sabay-sabay silang kumakain, di ba? At least yun lang naman yung bonding time talaga na magkakasama silang apat. At yan nga po, habang kumakain sila, diyan mo talaga makikita na itong si Kuya Enrico is paborito po niya talaga yung mangga, di ba? Hindi talaga mawawala yung mangga tuwing kakain siya. At saka pagdating naman po sa kanilang pagkain is wala namang problema. Talagang kulang lang po talaga ng mga tao na magsubaybay sa kanila at talagang ipaalala sa kanila kung ano yung mga dapat nilang gawin. So, ayan guys, no? Sana, di ba, baka sa Lunes, di ba, malaman na makita na natin kung ano na yung resulta ng pagbago ng mga bubong nila, pagayos ng bahay, at saka at that time baka ang susunod ni Tekram dyan is bibili na ng mga gamit sa loob ng bahay. Yun nga po yung gusto nila, yung una is yung TV, kasi siyempre nabuboard na rin sila pag sila-sila na lang yung matira dyan paggabi. So mas maganda yung meron silang nalilibang sila sa papanood ng TV, di po ba? And then sa mga lahat ng mga kagamitan dyan. And then hinihintay na rin natin yung result ng kanyang mga laboratory test, dahil sabi nga ni Tekram is baka sa Monday na po yung makukuha. So ayan, no? Abangan natin guys kung ano pa yung mga nakaka-inspired na kwento na magkakapatid na to. Abangan din natin kung ano yung mga bagong pagbabago sa mga mangyayari sa araw-araw. Ayan guys, pag sa araw-araw nag-e-excite tayong mag-abang kung ano yung mga mangyayari, di ba? Ayan guys, ulit, no? Thank you so much doon kay Ate Jenelyn at kay Ate Leia na talagang sila yung gumawa ng paraan para po makapunta or makarating kay Tekram ang sitwasyon ng magkakapatid na to, di ba? So sobrang thank you din kay Tekram dahil sa totoong pagmamahal, talagang masasabi nating
lahat andyan na sa kanya eh, yung pagmamahal, pasensya, tiyaga, diba, pag-iintindi, lahat na lang guys andyan na kay Tekram. So sobrang thankful tayo at sobrang saludo tayo dito sa mga ginawa ni Tekram. So ayan lang guys, hanggang dito lang muna, and abangan natin yung mga susunod pang mangyayari. Abangan natin sa Lunes ang outcome ng pag-repair ng bubong, and abangan rin natin sa Lunes ang result ng mga laboratory test ni Kuya Enrico. Ayan, so maraming salamat guys, and always think positive lang tayo, dahil pag si Lord na talaga ang gumawa ng paraan, is talagang mapapahanga at mapapasana all ka na lang talaga. Ayan, mapapawaw ka na lang talaga. So thank you so much. Ayan guys, once again, ayan guys, huwag po natin kalimutan na i-support po ang lahat na Manalastas family para maipagpatuloy nila yung mga magandang hangarin nila, ang tumulong po sa mga tao na nangangailangan. And of course, huwag din po natin kalimutan na i-subscribe ang YouTube channel ng Tekram YouTube, ayan channel, ayan po. And of course, huwag po nating i-skip yung ads, ayan na lang yung maitutulong natin para po doon sa magkakapatid, ayan, di po ba guys. So thank you so much, and paalala lang din po, ito po aking nag-reaction ay isang disclaimer lamang, ayan po, gusto ko lang mag-share ng aking mga opinions at kung aking mga pananaw tungkol po dito sa nakikita ko or pinapanood ko na vlog ni Tekram about sa Suba siblings. So maraming salamat once again, and ayan, please don't forget to like, share, and subscribe din po sa Nihai's Vlog. Magandang araw po, and God bless. Bye-bye!